Huwag na rin natin iwala yung isip natin sa taas para gabayin niya tayo kung ano ang dapat natin gawin. Isipin natin kagad yung sa taas, bigyan niya tayo ng gabay kung anong gagawin natin na mapahinto natin yung truck na hindi tayo maka-aksidente. Yo guys! Magandang araw mga kabady! Wasak-wasak sa atin lahat mga kabady! May bago tayong video ang gagawin ngayon mga kabady. Tungkol naman sa emergency loss brake na naman. Wing van na air brake ang dala natin, semi air brake. Halimbawa, na loss brake tayo bigla. Tapos pagtingin natin, may hangin. Ibig sabihin, ang problema lang na sasakyan natin, siguro fluid. Nag-leak yung fluid natin or yung well cap natin. Pero may hangin tayo. Ibig sabihin, hindi apektado ang natin yung clutch. Ibig sabihin, may clutch pa rin tayo. Kaya, maraming klase. Kaya susunod naman, ibang klaseng loss brake naman sa hangin ang ituturo natin. Dito muna tayo, halimbawa, emergency loss brake, nakita natin na ang preno natin, bigla siya ngayon, hindi kumapit. At papalapit na tayo sa hihintuan nating intersection. Tip lang to mga kabady. Hindi talaga to sinasabi na ito ay yung pinaka-epektibo na dapat yung gawin. Bigyan ko lang kayo ng tip. Isa to sa mga pwede natin gawin. Kasi nga, pag emergency loss brake naman talaga, wala na tayo ibang magagawa pa. Kundi maghanap na tayo ng paraan kung paano natin mapahinto on time ang sasakyan na hindi tayo maka-aksidente at hindi tayo maka-damage ng property ng iba, makasagi ng ibang sasakyan. Kaya mga kabady, bigyan ko lang kayo ng tip. Itong tip na to, para to sa atin lahat, na iba, hindi pa kamisado kung paano, ano ang gagawin, wala pang masyadong alam kung anong gagawin. Ito ang gagawin natin mga kabady. Kaya bago natin simulan ang video na yan mga kabady, para legit, intro muna tayo mga kabady. Ayun mga kabady, simulan na natin ang video na to. Disclaimer lang mga kabady ha, wala akong pinapasiklaban at hindi ako nagpapasiklab. Wala akong sinisira kahit anuman. Ang sa akin lang, magbigay lang ng kunting tip, kunting ideya lang. Halimbawa sa emergency loss brake. Kasi nga, lahat siguro sa atin, pag nag-emergency loss brake, mawala na tayo sa focus, magpapanik na tayo. At ito kasi mga kabady, na-experience ko, na nag-loose brake talaga ang dala kong sasakyan, yung kinikwento ko dun sa expressway, sa South Luzon expressway sa Sungat, na medyo palusong. Ito, wing van to mga kabady, yung dala ko ngayon, wala muna tayong karga. Emergency loose brake, wala tayong karga. Wing van, air brake. Bigyan ko kayo ng tip, ganito mga kabady, ibubuilo natin, pero may clutch tayo mga kabady, kasi nga, fluid halimbawa ang sira sa atin. Sunod ko naman ituturo pag hangin. Ito mga kabady, ibubuilo ko siya. Tingnan natin kung anong magagawa natin para mapahinto natin siya na wala tayong preno. Yan, starting na tayo. Ibubuilo ko. Yan. Kwarta. Ibubuilo na yan mga kabady ha. Kinta. Yan. Halimbawa, intersection na yan mga kabady. Subukan natin siyang pahintuin na wala tayong preno. Yan. Piprinuhan ko, ayaw na niya. Yan. Diba? Tanggalin ko yung ano, yung piprinuhan ko, wala, ayaw na. Nakakinta yan mga kabady. Ang payo ko lang, isunod-sunod natin para hindi tayo mabungian ng gear. Isunod-sunod natin. Ayan, kinta. Ipasok natin sa kwarta para mag-engine brake siya. Kinta. Yan, pinasok ko sa kwarta. Para mag-engine brake siya, pasok pa rin natin sa mas mababa. Yan o. Tersira. O, di ba? Nag-engine brake siya, mga kabady. So, ipasok natin mas mababa pa. Sa segunda. Yan, mga kabady. Yan. Segunda. Diba? Umugong na lang siya mga kabady, umugong siya. At gumagal. Tapos
huwag natin patayin ang susi. Huwag natin patayin ang makina para hindi tayo mawalan ng timon sa manipela. Yan lang diskarte dyan mga kabate. Huwag natin siya patayin. Ang susi, tsaka yung handbrake, gagamitin natin sa pinakapanghuling bala natin yon. At tala, nakasigunda na siya mga kabate. Nakasigunda na yan. Yan. Igigilid na natin siya ng medyo safety. Safety siya. At doon natin siya ngayon patayin ng susi. Tignan nyo, patayin ng susi. Oh, sabay handbrake. Diba? Uminto siya ng ganun lang. Wala tayong ginamit na preno. Mas maganda mga kabade, andalin ko siya ulit. Mas maganda siya mga kabade kung medyo mabilis ang execution natin. Mabilis natin siyang gawin. Kinta, pasok mo kagad sa kwarta. Pagbitaw mo ng clutch, pasok mo agad sa tersira. Pagbitaw mo ng clutch, apak ulit ng clutch, pasok mo agad sa segunda. Medyo mabilis para mabilis natin maagapan na bumagal ang takbo ng sasakyan. Yung truck, bumagal agad yung takbo niya. At pagdating sa dulo, bago natin patayin ang manibela, igigilid na natin siya kasi may timon pa tayo noon mga kabady. May timon pa tayo noon kasi nga, umaandar pa rin yung makina natin. Kaya pa natin siyang itimon, pero mabagal na tayo nun. Pagdating natin sa gilid, na safety, doon natin patayin yung susi, i-off natin yung susi para mamatay ang makina, at sabay handbrake. Pero ang kambyo, hindi na natin siya binunot doon sa pinakaluger mo na pinasukan. Diba? Kasi kung sa palusong naman mga kabady, kung sa palusong naman, sigurado mga kabady, kung sa lusong tayo, nakaluger tayo. Ibig sabihin, kung nakaluger tayo sa lusong at nag-emergency loose brake tayo mga kabady, kung nakasigunda tayo, hindi na natin kailangan pa ikambyo ng paluger kasi nasa luger na tayo. Gagawa natin ng video yan mga kabady about dyan sa palusong na loose brake. Kasi pag naglusong tayo, naka-engine brake na tayo, kaya sigurado ang pinakagawin na lang natin doon, igigilid na lang natin yung truck, tapos sabay natin patayin ang makina, sabay natin handbrake. Huwag natin gamitin ang handbrake kasi yung handbrake, hindi talaga yan nakakahinto ng truck. Park brake lang yung handbrake pag naka-parking lang. Yun lang talaga ang purpose ng handbrake pag pumaparking tayo. Yan. Maiksi lang tong video nito mga kabate. Maiksi lang tong video na to. Kasi nga, maraming sasakyan. Pero basta binigyan ko kayo ng ideya kung paano nyo gagawin. Paano nyo pahihintuin yung sasakyan na walang preno. Yun mga kabate. Sana nakapulot kayo ng tip and technique na sinir ko ngayon. At marami ang may alam nito mga kabate. Lahat naman ng mga veteranong driver, alam to. Kailangan lang talaga, kung magpanik ka man, isipin pa rin natin na kung anong emergency natin magagawa para mapahinto natin yung truck. Ang pinaka-emergency natin, pinaka-mabilis natin gawin, engine brake. At siyempre, huwag na rin natin iwala yung isip natin sa taas para gabayin niya tayo kung ano ang dapat natin gawin. Isipin natin kagad yung sa taas, bigyan niya tayo ng gabay kung anong gagawin natin na mapahinto natin yung truck na hindi tayo maka-aksidente. Kasi nga, no choice na tayo pagdating sa loose brake. Pag preno natin na loose brake na yan, no choice na tayo. Kailangan on time mag-desisyon ka na kung ano ang dapat natin gawin. Ayun, mga kabady, di ba? Hanggang dito na lang to, mga kabady. Maraming salamat sa mga nagtitiwala sa Robert Saburo TV. Running 50,000 subscriber na tayo, mga kabady. Kaya, maraming salamat. God bless sa biyahe natin sa araw-araw. Ingat tayo, mga kabady, sa biyahe natin sa araw-araw. God bless. Namumbulol na ako, mga kabady. God bless. Lagi natin tandaan, mga kabady. Pagkaya ng iba, kaya din natin yan. Kaya always stay positive tayo.
God bless. Ingat. Adjourn.